So, magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. At nandito na naman po ulit kami ngayon sa Laak. At dahil meron po tayong tinulungan dito ng mga nakaraang araw, yung 15 anyos na nag-asawa na at nagkaroon ng tatlong anak, no? Ngayon ay nasa tamang edad naman siya. Buntis si Ate Juby. Kung makikita nyo, yun po. Kung mapapansin nyo mga kababayan, yun po ang kanyang bahay. Ayan, oh. So, sa kalsada na to, yung rough road na yan, kaya namin napansin yung bahay nila. Ayan, oh. Dito lang. So, may medyo mataas. Kaya kitang-kita namin nung pababa kami na may nakatira. Kaya napansin kaagad namin. Ngayon, bumalik kami sa kanyang bahay. Dahil mayroon tayong papaabot ulit tulong, syempre. At dahil buntis nga niya, kapanganakan niya. Ay, manganganak siya ngayon July. So, para maging ready siya sa panganganak niya. Now, although katutubo po sila, and alam nila kapag manganganak sila, yung natural na panganganak ng mga katubo. Pero minsan, kailangan din nilang matutunan yung iba pang dapat nilang malaman. Prevention para iwas, sakit, no? Tara, let's go. Okay. Akyat na po tayo. Ayan. Alam nyo ba na ang mais na ito ay hindi pa namumunga? At kapag namunga siya, lalabas po siya dito. At kapag lumabas siya dyan, gagamitin mo ito. Ilalagay mo dito. Ang tawag dyan? Take out. Take out. Drive-thru, ganon. At alam nyo ba na ang kahoy na ito ay natumba na? Kapag nabulok na, ang tawag dyan? Bubeta. Bulok na yan. Alam nyo ba na dito ako minsan na muntik ng madapa? Ang tawag doon ay? Babangon muli. Babangon muli. Dito yun eh, ito yun. Muntik na ako dito eh. Ikaw talaga. Nagalit. Ayan. Ayan. At alam nyo ba, mula dito sa taas ay tanaw ko ang mga kabundukan. Tanaw ko ang mga naglalakihang mga puno. At alam nyo rin ba na ang lahat ng yan ay hindi ko pag-aari? Ayan. At eto na nga yung aking kinakain bago tayo makarating sa bahay niya. Kakain muna ako ulit nito. Ayan. Kapag nagkita po kayo nito sa inyong mga bahay, sa inyong harapan ng bahay, huwag kayong mag-atubiling hindi kainin. Sapagkat ito po ay nakakain. At ma-eksperto lamang po ang kumakain ito. Sarap yan. Yan yung tinatawag na wild pipino. Hello! Magandang araw! Ako ba'y inyo pang kailaman pa ako? Oo. Oo daw. Pasensya na ha. Kami ay nagbalik sa inyong tahanan. At ang napakabait na aso nila. Hello. Hi, Doggy. At ang kanyang mga cute na bata. Hello. Oh, siya po si Ate Joby. Pwede akong umakyat? Sige. Sandali lang ha. Ang kanila pong hagdanan mga kababayan ay pwede pong ilipat kung saan mo naisin. Ganito rin naalala ko yung hagdanan ni Nanay Yoga, yung kay Nanay Lorna. Nilalagyan nila po ng, ang tawag po sa amin yan, palang. Di ba yung buko, nilalagyan nila lang ganon. 1, 2, 3, 4, so apat. So kaya pag bumaba ka dyan, tatapak mo yung paa mo dito, hahawa ka dito, gaganyan ka dito, tapos ganon. Tapos ganon. Tapos ganon. Ayan. Ah, medyo mainit. Nagluto kayo? Oo. Anong niluto nyo? Kanon? Yeah, may kanin na sila. Hindi na sila nagluto ng kamote muna. Medyo mainit. Ayan, uupo lang po ako. Sige, okay lang. Huwag mo nang galawin. Maganda ngayon sa likod ko para akong sinasauna.
car. Kamusta naman si Ate Buntis? Okay, ra. Nakay ko lang ito, ha? Okay lang? Hello, mga bata. Hala, butas ang damit. Butas ang damit mo, tutoy. Ang tatahimik nila. Nasaan ang imong bana? Naglakaw. Ah, naglakaw. Mm. Okay. Iyan nga, ilang buwan na nga to? 8 months. Mm. So, ngayong July ka mga nganak. Nasakit na ba? Hindi pa. Hindi pa? Mm. Pero may nararamdaman ka na. Mm. Oh, tayo ka nga, tindog mo. Mm. Ayan, oh. Okay, babae talaga yan eh. Di ba gusto mo babae? Mm. Oo, oh, dininig din ng Diyos yung gusto mo. Babae yan eh. Babalikan natin ito pagka nanganak na ulit siya. Saan ka ba manganak doon? Oh, doon, dito sa akong papa. Pero pag nanganak ka na, babalik ka ulit dito. Ayan, makikita natin. Babalik kami dito pag nanganak ka na. Pero pag ka namang pupunta agad dito na nakapanganak mo pa lang, baka mabinat ka, yung nakapagpahinga ka na. Ha? Para malaman natin kung babae yung anak niya. Ngayon, kapag lalaki yan, tapos na ako. Nagkamali yan. Yan, at dahil manganganak ka na, so dapat yung preparation sa iyong panganganak. Di ba? Para hindi ka ma-stress, wala kang ibang iisipin. Okay. Nung nanganak ka dito sa mga ito, mahirap? Wala kang... Paano mo siya isinilang? Anong ginawa nyo? Naglisod ba daw ka? Na, kani kay hapit unta ako mamatayan eh. Oo. Kay kuan, diri mo agi unta sa akong lubot. Kani. Lumabas na? Wala pa. Ano na niya, lubot? Puwit. Ha? Sa puwit niya dapat daw lumabas, muntik na daw. Ah. Ah, kumbaga yung panganganak mo, ang nagpapaanak lang sa iyo yung parang babaylan kumbaga, yung parang ang sa, kuan ka sa tribo. Mm. Akong papa ang nagkuan sa ako. Nag-anak sa'yo? Mm. Diyos. Nanabang. Mm. Mm. Nagpa-check up ka ba sa center? Wala. Hala. Ingatan mo ang panganganak mo, ha? Mm. Dapat maging safe ka sa iyong delivery. Okay? At para maging handa ka sa iyong panganganak, okay? Kulang pa itong mga nabili namin. Babalik pa naman tayo dito, idadaan natin. Hindi ko muna dinala yung mga alcohol kasi baka paglaruan pa ng mga bata, mawala. Bulak, hindi ko pa yung dinala. So, ang dinala ko lang para maging ready ka. Paul! Pasok! Okay. May mga binili na ako sa'yo na kakailanganin mo sa iyong panganak. Wala ka pang prepared na lampin. O kalo ng bata, wala pang mga ganon. Wala. Even ito, nung pinanganak mo sila, wala kang ganon? Wala. Ah, paano lang? Ganon lang? Kuan ka nang mukha ko, kuan ka nang sanina, nga, kuano na ko, ka nang, iyanan ako, para sa ane, iyanan ako sa bata. Iyanan. Ganyan lang. Mm. Okay, kita niyo po. Yung parang yung unang panahon na unang pamamaraan ng panganganak, ganun pa rin sila yung pag nanganak, bahala na yung parang nandyan na lang. Pero sa syempre sa syudad, syempre sa panahon ngayon, bawal na yung mga ganyan. Eh dahil nasa bundok sila, so normal delivery naman at sana maging maayos. Yung traditional na panganganak nila, yung ginagawa po nila. Pero mas maigi pa nag-iingat. Syempre hindi na iwasan kahit na ganun. Mayroon pa rin posibilidad na hindi maayos yung panganganak, no? Kaya maging ready sa panganganak si nanay, si mama. Dahil babae yan, magkakapatid ka na ng babae. Di ba? O, eto na. Dinala namin kayo ng panig para hindi kayo masyadong malamigan sa iyong panganganak. Paghiga, ayan, may panig na. Para pag natulog kayo, may banig. Malaking banig, no? Wala. Oh, ito pa. Oh. Hi, doggy. Don't panic. Ayan, no? Ito, unan. Di ba? Para sa mga bata. Ayan, lagay mo dun sa likod. Meron ka na rin dito ng unan. Kailangan mo ito. Lagay mo. Siyempre, ito na yon. Nandito na yung mga katsa.
Ayan, lampin, paranggayan, oh. Ito yung mga ano, mga kababayan sa harina, 'di ba? Oh, lalaban mo lang 'to, ha. Hmm. Dapat ako maglalaban nito, eh. Kaso walang ilog. Palaban, laban muna. Hmm. Paputuyuin mabuti, hmm, ha? Tapos i-ready mo na siya para sa iyong panganganak. Mm. Napakadami nito. O, ayan. Para pag nanganak yung bata, mayroon ka ng sapin, gayaan. O, ito pa, ang dami. O, ayan, ha? Mm. Para sa iyong panganganak. Akala nyo kami talaga yung tatay, no? Ayan. Para at least matutunan nyo yung ano, na may ganito na pag nanganganak kayo, ha? Ang dami nyan, o. Ang dami binili sister. Mm. Ito pa. Mm. Ito naman yung mga sanina, panjama niya. Pagkapanganak, suotan mo nito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kabuok. Oh. 5. Ito pa, oh. Ayan, oh, oh. Ayan, may damit na siya, oh. Ayan, oh. Oh, parang panlalaki to, sister. Unisex. Unisex? Unisex? Kasunod niya, 7. Ah, okay. Unisex, uni-7, uni-8, uni-9. Unit 10. Universe. Ah! Hanggang universe. Ayan. Ang galing mo talaga, sis. Ang brain mo ngayong araw. Ayan. Tapos may runding. Ayan. Laban mo muna to, ha? Ayan. Oh, ayan. Oh. Oh. Ayan, oh. Para pag nanganak ka, eh, hindi na problema na isusuot ng anak mo. Hmm. Diba? Ayan, tapos, ito pa. Oh. Ayan yung mga damit-damit. Ayan. Ayan, oh. Ay, may sando pa siya. Ayan, ah. Oh, ayan. Diba dyan. Tapos, ito. Ay, pambabae ito. Uni, oo. Unicorn. Oo, oh, yellow. Ayan. Ito naman. Dito mo ilagay yung sasapin mo siya dito. Laban mo din to, ha? Hmm. Oh, yan, oh. Sasapin mo siya dyan, oh. Hmm. Yan, may lalagay. Hikaan niya, ha? Yan. Hmm. Ito yung kalo. Oh. Lalagay mo to sa ano? Hmm. Sa ulo. Yan. Hmm. Dito, lagay. Hmm. Oh, ito na yung gloves. May gloves na rin siya. Yan ang gloves. Oh. Para di magsusugat ang mukha. Oh, yan. Oh, labhan mo, ha? Mm. Oh. Tapos may kulambo. Ayan, may kulambo, ha? Ayan. Mm. Ang kulang na lang po niya, mga kababayan. Alcohol, bulak, no? Oh, saka yung maliit na palanggan. Pagbalik natin, kasi baka mawala, eh, paglaruan ng mga bata yung alcohol. Kailangan prepared pag papanganak mo. Ha? Tago mong mabuti, ingatan, para hindi siya mawala. Mm. Mm? Masaya ka ba? Mm-mm. Lipay? Lipay? Oh, at least hindi mo na po problemahin yung mga gamit sa iyong panganganak. Mm. Poproblemahin na lang niya yung magpapaanak. Hmm? Magaling namang magpaanak ang papa mo pala, eh. Mm. Ano yung pinampuputol niyo gunting din? Sa pusod. Kawayan. Lili. Hala, ano yun? Amag. Hala. Ayun, tingnan mo. Kanang pares ane. Oo. Na, manipis. Oo, manipis. Oo, yung parang kawayan nga po, hmm, na manipis. Na. Ano to? Amag. Ano yung amag? Parang tarsier? Anong gagawin nyo dyan? Kaunon. Ha? Mm. Kunin ikaw? Iniyaw nyo? Mm. Hala, parang unggoy. Hala. Pero otro ang pag-uan. Dab-dab. Kayo pa may nangahawa ng buhok. Oh my God. Kinakain nyo to? Mm. Hala. Para siyang ano, para siyang unggoy.
Masarap? Mm. Luto na to? Wala pa. Ihaw mo pa dyan? Mm. Sige daw, ihaw mo nga. Ala. Okay, para po siyang kamag-anak ng tarsier. Iba kasi yung tarsier sa itsura niya. Yung tarsier kasi ano yun eh. Ha? Oo nga, kamag-anak niya. Oo. Buwan eh. Ah. Okay. Yan po kasi mga bayan, parang daga. O, parang kamag-anak siya ng tarsier pero daga. Pero hindi ko alam kung, syempre mga animals po yan. Na sa ano nila, we respect naman dahil syempre animal yan. Yung nakukuha sa wild na kinakain nila like baboy ramo or usa, mga ganyan. Ito, literal na kinakain nila po yan. So, ginagalang at nirespeto natin yun. Pero siyempre sa mga tulad natin, parang bawal silang ulin. Pero dahil sa tradisyon nila, respeto na lang, ano po, iniihaw nila. Kasi napansin ko lang, sabi ko, ano yun? Ayan. Dasi yung ulam nyo. Mm. Para siyang ibon, ang lasa. Mm-mm. Madami niyan dito? Medyo lang. Medyo. Bata ka pa talaga alam niyo nang kainin niyan. Mm. Hala. Kinakain po nila. Pero okay lang. At yun po talaga yung ano nila eh. Okay. Sige. Pero lang. Ako, dili kumukaw na ni. Nilang mga bata. Ay, di ka kumakain yan. Mm. Bakit? Nagma ko ang ko. Lain. Murag. Anuhan daw siya. Ah, okay. Pero yung mga bata lang. Hmm. Sige, kawawa. Buhay pa yan kanina? Oo. Oh, kawawa naman siya. Respeto na lang mga kababayan kasi yun yung ano nila. Ganyan talaga po yung mga katutubo. Pagkain nila yan. Yung oo, survival ba kung tawagin, no? Tukong katsin, mazong. Ayan, at habang niluluto mo yan, sige, hayaan mo muna dyan. Okay, magte-thank you lang po ako. Ayan. Magte-thank you tayo sa nagbigay po ng tulong kay Tita Allheart. Nagdala po siya ng 2,681 na ibinili po natin ng mga gamit, 2,681. Tapos, magtitinkyo lang din po ako kay Tito Alfredo Lopez. Okay? Bibigyan ka namin ng 5,000 pesos. Okay? Yung 5,000, isisave mo para sa iyong panganganak. Oh, alam niya. Ha? Mm. Para may pera ka sa iyong panganganak. Mm. Ano? Okay? Yung binigay ko sa iyong pera, last yung unang punta namin, ano na, may na-save ka ba? Wala, kaya gikuan man ako. Ano? Di palit na kong bugas. Mm. O gikuan ako sa anang nagtapas o uma. Mm-mm. O gipalit na kong tupor di. Ah, para sa medisina. Para sa uma nila, sa kahan. Mm. Okay, ito, bigay ko sa iyo 5,000, ha? Itago mo yung 5,000 na para sa iyong panganganak, ha? Okay. 1, 2, 3, 4, 5,000. Okay? At magtitingko lang ulit ako kay Tito Alfredo Lopez. At ito, magtitingko lang ako doon sa mga sponsor po natin na napakababait po nila. So, thank you po kay Tito, ay kay Lolo Beto na nagpadala po sa amin noon ng 12,000 pesos, yung 5,000 ito na ibibigay na namin. So, may natitira pang 6,000. Kay Ronan De Parine, 1,000. So, kay Mama Maria Early, 10,000 pesos. Alfredo Lopez, 27,975. Kay Tita PB Angels, 100,000. Allheart, 2,681. Shane from United States, 5,000. At kay Tita PB Love, 16,000. So, ito po mga donasyon na ito na bukas loob po nilang ipinagkaloob sa amin na nagagamitin daw po namin sa charity na ginagawa natin sa pagtulong sa mga katutubo katulad po nila
So, alam niyo po ba ang total na lahat ng ito ay 168,656. So, itong amount na ito ay ginagamit po namin so na pangtulong sa mga katutubo. At napakababait niyo po dahil pinagkatiwalaan niyo po kami. Napakalaking amount po nito na ginagamit namin sa charity. At mula noon hanggang ngayon, yung tiwala niyo po sa amin ay 100% at buong pusong pagtitiwala. Kaya sinusuklian po namin ito ng pagmamahal din, pagtulong at pagtitiwala rin po sa amin, yung transparency. Kaya maraming maraming pong salamat sa inyo dahil kung hindi po dahil dito sa mga amount na ito ay hindi rin po natin matutulungan yung mga kababayan natin, no? Mayroon naman po kaming fund talaga rin na ginagamit ng PB team. Kaya nga po ka tayo nagbablog. Mayroon tayong fund na nagagamit at yung mga bumibili po ng solar sa amin. Maraming maraming pong salamat. So, itong mga ganito mga kababayan ay talagang nakataba po ng puso kasi malaking amount na ito na ipagkatiwala sa atin. Sige, gamitin mo kung saan nyo gustong gamitin. Napakalaking amount para sa PB team. Kaya maraming maraming pong salamat dahil po sa inyo, ang dami-dami nating natutulungan. God bless po sa inyong lahat. No? At isa sila sa mga nabibigyan natin ng tulong. Inuna ko lang muna yung galing kay Tito Alfredo Lopez, that is bumawas tayo ng 5,000 pesos. No, ang gagawin na lang namin dito, yung total computation na lang, ililess na lang natin ng ililess para doon sa fund, yun na lang yung i-report natin daily kung alimbawa sa vlog natin kung saan natin kinuha, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy na nagtitiwala at nagtitiwala po sa amin. Maraming salamat. Naluto na? Wala pa. Nasaan na? Luto na rin. Wala pa. Sarap. Lami. May tinapay kami dito. Yan natin si Doggy. Doggy. Yan! Sarap, Doggy! O, ito pa. Sa'yo pa. Ate, tinapay. Kain ka. Ito pang koto. Ito pa. Sarap ng chicken. Kain-kain tinapay para may ulam, may tinapay. Ngayon ko sinakot ko. Tanggalin daw niya yung abak. Ano? Mama. Oh, Doggy, para sa ito. Yan. Very good. Mabait kasi yung aso na to. Di kami kinakahulan. Very good. Doggy, ito pa. Pagbalik ko dalaga natin dog food. Gusto mong dog food? O, binigyan ka na ulam. Yan. O, ito pa. Gutom na gutom siya. Ito pa. Okay. Sige po mga kababayan. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.